Hello madlang people, ako po ulit si MJ. Tayo ay magluluto ng ulam. Tayo ay magluluto ng escabecheng isda. So, ito yung aking mga ingredients. At walang tilapia, hindi tilapia yung binili ko. So, ano na lang, ibang isda yung binili ko na yung pangprito. So, isang buong isda, shallots, carrot, bell pepper, spring onion, garlic, and luya. Tapos yung sauce niya, ito, light sauce, sugar, ketchup, tapos vinegar. Tapos yung ano niya, pang palapot is starch tsaka tubig. So, yan lang yung mga ingredients niya. Una, kailangan po mainit muna yung ano, yung kawali bago ilagay yung mantika. Kailangan medyo marami-rami na mantika ang ilagay dyan kasi pang deep fry yung gagawin natin. So, para maging crispy yung isda, naglagay ako ng starch. Yan yung gustong-gusto ni among lalaki, yung crunchy yung isda. Tapos, kailangan bago mo ilagay yung isda, kailangan mainit yung mantika. Kailangan umuusok. Kaya pag nilagay mo yung ano, yung isda is talagang maingay. Kumbaga nag-iingay siya pag nilagay mo yung isda. So yan, luto na siya. Ngayon, sa parehong kawali, magigisa ng ano. Eh, syempre, binawasan ko yung ano. Binawasan ko yung mantika. Igigisa natin yung luya. Tapos yung shallots, idagdag yung shallots, tapos idagdag yung bawang. Tapos igisa po ulit, halo lang. And then ang susunod po na ilalagay dyan, pag nagisa na po yung mga ano, luya, sibuyas, shallots, saka bawang, ilalagay na yung carrots. So igigisa din natin yung hiniwang carrots, tapos ilalagay na rin natin yung ano, yung pinaka sauce nung escabeche. Yan yung pinaghalong suka, asukal, ketchup at saka yung light sauce. So lutuin po natin yung ano, yung sauce niya, tapos pwede na rin nating ilagay yung bell pepper at saka yung ano, yung white parts ng spring onion. So, yan lang po. Madali lang. Yung pampalapot nung ano, nung sauce niya is starch tsaka tubig. So, yan. Luto na po yung ating ulam, ang ating escabecheng isda. Thank you so much po. God bless.